Magandang araw po muli. Welcome po, Local Electrician Channel. At ngayong araw po ay magkakabit tayo ng photocell sa isang existing na ilaw. Yan, meron siyang single switch. Yan, tsaka kakabitan na lang natin yan. So, ito naman po yung ating photocell. Yan, photo control switch. Yan, meron tayong previous video nito. Yun po ay wiring tutorial. So pareha lang naman po yung pag-wiring natin, pero ito ay iba yung setup nito kasi existing na ilaw po yung ating kakabitan. Yan, yun po gusto ng may-ari, meron na siyang switch. So naka-on position lang palagi yung switch niya para mag-automatic yung ating photocell. So, siyempre po, unang-una, safety first po tayo bago po tayo gumawa ng any electrical works. Turn off po natin yung ating mga circuit breakers. Yan, para po safety yung ating paggawa. So, ito na po, dinugtungan ko po yung ating photocell. Yan, naka-color coding pa rin tayo. Pero kung wala naman kayong kaparehang kulay, pwede naman na kahit anong kulay po, pwede naman po. So, yung wire size po natin ay 2.0 o number 14 EWG. Tapos ito dapat yung mounting nito ay nakalapat siya sa wall o pader na pagkakabitan natin itong kanyang pinaka bracket. So ngayon temporary ko lang muna to kasi yung kasama ko ay hindi pa dumating. Magdi-drill kami dito. Pag dumating yung drill ay ayusin natin to. Tapos ito for tutorial purpose lang muna. So, yan, papakita ko lang sa iyo kung paano natin to iwa-wire yung connection niya papunta sa ilaw na existing na may switch. Kaya ito. So, yan po, tanggalin lang muna natin tong bumbilya. Sunod po natin itong ating socket. Yan, tanggalin natin yan. Yan, tapos, pati yung kanyang termination sa loob, tatanggalin din natin yan. Yan, so meron na siyang linya dyan, line 1 at saka line 2 or line 1 or neutral, depende sa inyong power supply. So ito na po siya yung wiring para yung supply pala namin dito is line to line. Kaya yan, ito naman yung ating sa wire ng photocell natin, yung puti, itim at saka pula. Yung line 1 pala natin yan is yung itim, tapos yung puti yung ating neutral or yung ating line 2, tapos yung pula yung ating load o yung output natin. So ngayon yung wire na natin to. So una yung itim na i-connect natin sa ating line 1, tapos itong puti naman sa ating line 2 or sa inyong neutral kung line 2 neutral yung inyong power supply. Yan. So yan po, ayusin lang natin to mamaya kasi wala pong tagahawak yung ating camera. Tapos itong pula niya po, yun yung ating rekta na yan sa ating ilaw. So yan na po, makikita nyo dyan. Yung ating line 1 po is nasa kulay itim ng ating photocell. Yung ating line 2 ay nakarekta sa ating ilaw, isang terminal ng ating ilaw at sa neutral or line 2 ng ating photocell. Yan, so bali yan yung common nila. Tapos yung output or yung ating load na kulay pula na wire naman galing sa ating photocell ay rekta na rin sa ating pangalawang terminal ng ating socket. So yan lang po siya. So meron na siyang itong setup na to ay meron na siyang existing na switch. So gagawin natin dyan, dapat naka-on na lang palagi yung ating switch. Yan, para po automatic yung ating photocell. At kapag in-off naman natin yung switch natin ay hindi gagana yung ating photocell at off na rin yung ating ilaw. So magte-testing na po tayo. On lang po natin yung ating circuit breaker.
Tapos, yung ating switch po is dapat nasa on position lang po palagi para merong power supply yung ating photocell, kasi single switch lang po yung gamit natin, kaya dapat naka-on lang siya. Yan, para meron na siyang supply palagi. Tapos yung photocell na po, yung bahala na mag-detect kapag na-detect siya ng liwanag ay mag-off siya, at kung dilim naman o gabi ay mag-on naman yung ating ilaw. So yan na po, nakabit na natin yan. So ayusin namin to mamaya pagdating ng aking kasama, kasi temporary lang po to, for tutorial purpose lang. Yan, dapat ayusin pa tong wire natin para hindi siya exposed, at saka ito titest na natin. Yan, try muna nating takpan para mag-detect siya ng dilim. Tapos dapat mag-on yung ating ilaw. Yan po. Kapag liwanag naman po yung na-detect ng ating photocell, ay automatic naman mamamatay yung ating ilaw. So yan po yung purpose ng ating photocell. So importante po yan, kapag lalo na kapag tayo ay nagtatrabaho, gusto natin pagdating natin sa bahay ay maliwanag na siya. Yan, para automatic na po yan. Hindi na po tayo mahirapan. At saka sa umaga naman ay automatic na siyang mamamatay. Yan, halimbawa niyan. Yan, na-detect siya ng dilim. Yan, mag-on. Tapos kapag liwanag naman po, ay automatic na mamamatay yung ating ilaw. Yan, so napakaganda po nito, lalo na sa pag ating bahay, at tayo ay lumalabas-labas at nagtatrabaho. Yan, so meron na tayong automatic na on and off ng ating mga perimeter lights. Yan, muli ito ang local electrician. Maraming salamat po. God bless us all.